kanina. So, ayun. So, ang previous game, nanalo ay ang? CNS 2-0. Ito si CNS. Mukhang, ang motto ngayon ng CNS is, no Jules, no problem. No Jules. Pero, kasi nakakalimutan ng mga tao na before Jules, solid na talaga sila magkakasama. Pero kahit na dumagdag si Bogsy, alam mo si Bogsy napaka-solid din pala din. Together with pero Mison. Hindi lang si Bogsy, para sa akin, Yamaguchi, Polo, and Mison, ay mga mahuhusi din ng mga manalaro. Ito ngayon, tingin natin yung Olympians Rage. Hindi ko sila masyadong kilala maliban kay Itara. Pakilala ko sa'yo. Ayan, from Olympians Rage, Rara Rabbit F1, Yong Wushi. Tsaka si Eya Eya. Ah, si Ngushi! Si Ngushi! Maraming makakaalala kay Ngushi, kaibigan. Grabe. So, yun. Sa so, dalawa lang pala kilala ko dito. Si Rara tsaka si Ngushi. Si Ngushi, nung matransition sa Dota 2 yung mga ibang teams. Medyo nag-stay in pa siya sa Dota 1. And multiple times nila pinanalo yung official Dota 1 before. Last year lang yun, sa pagkakalam ko. Face si Rara naman, yung mga nagsabay pa sa ECN. Ah, pinagsabay niya. Siya yung isa sa mga nagre-represent sa Far Eastern University. Dire team pick. Ah, event mo yun. Okay, tingnan natin yung drafting. Okay, balik naman tayo sa drafting. So, ito, Olympians Rage. Baban nila Doom at saka Lycan. Pipili naman nila Faceless Void and Ancient Apparition habang dito naman Radiant ang Click and Search. Ibaban nila Tinker and Death Prophet and ang kanilang first two picks, Skywrath, Mage, and Razor. So, okay, so within the meta mga ang drafting so far, binan ng Doom na ganyan. Mga the usual OP heroes dito sa meta game. 10 seconds pero remaining. Ang thing dito, nahiwalay yung Skywrath, Mage, at saka Faceless Void. Skywrath, Mage, at saka Faceless Void ko. Dire team ban. Kasi nakuha na ng Olympians Rage eh, Faceless Void. Pero okay lang yan, kasi may mga iba na mga katandim pa ang Faceless Void. Ito, example, Ancient Apparition. Oo nga. Bago nila dito ang Chronosphere and Ice Blast na combination. So yun, pwede pa sila magpasok dito ng Jack Hero. Remaining. Pero Olympians Rage, hindi ko pala masyadong kabisado ang kanilang draft. 5 seconds remaining. So, malaman naman natin yan mamaya. Oh, at saka ano, yung Venomancer tama. Venomancer, Chronosphere, yung mga pang AoE na skills. So yan, ayun, nakapandig to yung Death Prophet. Pero I think naman na hindi to yung type na ano eh, na super push lineup. Kung ipipili mo dito ang Death Prophet is mainly for ano, siya yung equalizer. Kumbaga pangbalugbugan yung ano, yung ibang mga kasama niya sa draft. Pero siya naman yung equalizer na siya naman yung may pushing capability. So, yeah. Pero sa tingin ko, parehong team dito ayaw nung ganun eh, na may pushing capabilities. Mga gusto nila dito ay team fight oriented yung mga gusto nila. 10 seconds remaining. Dito. So, dati ko, ano yung mga form pa nila? 5 seconds remaining. Reserve time. Okay, so pinagbaban dito yung mga makukunat. Binan ng Wraith King. Sa kabila naman, binan ng Center Ward, War Runner. Yun. Nanggal ko muna yung boss ko kung si Mason. And then, ito si Earth Shaker, na-pick na ng CNS. Meron bang kilalang ES user dyan sa Click and Search? Sa Click and Search si, ano, si Mison. Napakahusay niya. Yung mga feature niya, laging spot on. Yung mga pasok niya with this Echo Slam, sobrang ganda. Eating as much heroes as he can. So, yung ano, yung first game ng ano, ng CNS versus Arcanis. Sobrang, saludo ako sa paggamit ni Mison ng Earthshaker. So yun, sisubukan ulit i-utilize ng Click and Search itong Earthshaker plays ni Mison dito sa laban nila against sa Philippines. So for the, dito sa first 3 picks ng CNS, nakikita ko yung pwede maging play dito kapag yung teamfight is Fissure, then kakabitan ni Razor Static Link, tapos ibibitaw ni Skywrath Mage yung mga damage spells niya. Ayaw ko sakit. Oo nga. Sipin mo Fissure ka tapos pasalin mo pa yung ano, Mystic Flare. Right on his tracks, pipigil lang ka, tapos may concussive shot ka. If ever ka pa na if ever na matapos yung ultimate niya na nakagalaw pa, may slow naman from concussive shot. And yung Razor, di ba may ano pa yun, may slow element yun? Ah, wala. Alam ko, wala. May slow.
Hindi ko maalala. Minus armor lang yung dating, ultimate nyo. Dating patch pa yan. Naisip ko, may napaka-old school. Pero ito, Olympian's Rage. Kukunin nila ang Rubik. Ano ba yung mga makukuha niyang mga magandang spells? Like, ayun, Skyrath Mage's ultimate. And yung ecosystem ni Uchi. I don't think na ganun kadali makuha yun. Pwede makuha ng Rubik ito na maganda. Fissure, remaining. Ecosystem, pwede. Ayun, Fissure. Yung Mystic Flare, magiging sulit sa Rubikan. Reserved. Pero ang pinakamatindi din makukuha ng Rubik is yung third skill ng Skyrath Mage, which is yung ano, Ancient Seal. Napaka, ito kasi yung isa sa mga abilities ni Skyrath Mage na kaya siya nasa meta ngayon dahil sobrang instant ng silence niya. Instant, silence, at saka amplify. Amplify damage. Sa mga nagtatanong old map pa to, hindi pa to 6.82, nasa 6.81 pa lang tayo. Kasi ang problema yan, hindi pa kasi nare-release. Nangyari lang, na-announce nila in full detail yung patch at saka kung ano yung mga changes na mapapaloob dun sa patch na yun. Announcement pa lang yun, pero within the week or next week, mga ganyan, marirelease na for sure ang bagong mapa. Ikaw, ano bang thoughts mo about sa new map? Lahat ang center dyan, magingay. Dahil makuha mo na mga ancient creeps, magbiyaga rin sila. Ang problema lang, Oo nga, medyo, alam naman natin na ancient creeps, sobrang malakas yung mga creeps na yan. Pero, problema lang yung mga abilities. I don't think na may makukuha silang abilities. Maliban lang ako mag-abilities. Pero sa sa change lang, wala ako nakitang magdadagdag ng abilities sa mga ancient creeps. Para sa akin, okay na yung abilities sila eh. Tulad nung sa, yun yung nangingidlat na Rhino. Alam mo yung creep na yun? May ganun eh, yung nangingidlat. Ano nga ba yun? Yung Rhino. Yung parang leader nila yung pale na Rhino. Oh, kasi pero may kasamang kulay blue. Pero ito na-pick na yung mga tumatanong hero. Si Blue Master at saka si pag nakabili ng dagat at saka Queen of Phoenix. So, ano malabas dito sa CNS, pagka Fissure, pwedeng mag-follow up to si Blue Master para manghuli pa ng mga hindi pa nahuli ng Fissure. Ito si Queen of Phoenix naman tutulong sa damage side ng Olympus Rage. So pagpasok ni Void, yun Sonic Wave niya kagad, tapos Ice Blast, yun, sobrang sakit na. Pero, sa tingin mo ba okay yung pag-pick nila ng Queen of Pain, knowing na meron silang Skyrath Mage, yung kalaban na, may Skyrath Mage nila na may silence, tapos yung Earthshaker na pag na-eco slam ka, eh, silence ka. Weird yung ban nung CNS, oh, binanda na Batrider. Silence. Para sa akin kasi, inisip mo nila na carry ang Void dito. Oo nga, no. Hindi. Baka safe lane Void kahit, ito, no? Kahit na. Kasi, ang Batrider, dalawa lang, yan. It's either offlane, or mid, or jungle. Kung jungle, meron na silang dalawang ancient, may ancient apparition at saka Rubik. Faceless Void, pang offlane, so hindi napapasok dun si Batrider. Hindi mo naman pwedeng i-carry si Batrider, diba? Wait, ito kayo, Silencer. Meron na kakakwento sa'yo na pwede mong gawin kay Silencer so magkalabo mo si Venus Void. Ano? Abang mo siya mag-time walk, mag-time walk niya, mag-global silence siya kagad. Ang mangyayari nun, nag-time walk na siya sa inyo, tapos hindi siya nakabitaw ng Chrono. So, kukuyogin nito. And Weaver ang magiging last pick natin dito. Bali, yun nga yung ano eh, yung aabangan mo siya na tumalong, kumbaga, sa lingwahe ni Galon. Pero, tingnan natin, So, ayun. Mag-ano muna tayo, tingnan muna natin kung sino ang mga nag-represent ng ano na to, league. Prepare for battle. So ayun, papakilala natin, medyo may inayos lang tayo konti sa overlay. So pakilala mo ano, kaibigan. Okay, si Polo gamit niya kanya signature razor. Nakuha. Mission ang Earthshaker Bogsy ni Skyrath ni Bogsy at Silencer ni Yamaguchi at ang Panda Red ni JJ Garan. Pati ikaw, di ba? Pag binabanggit mo yung pangalan ni JJ Garan, kailangan may apelido. Ito, pero may stand din dito ang Olympian's Rage. Ito, si N761. Ang gagamit ng Weaver, pero tignan mo. Ay, di, wala na. Umiilaw yung kamay niya. F1, nagagamit ng Rubik. Si Rara! Ang gagamit ng Queen of Pain. Si Hehe. Ang gagamit ng Ancient Apparition. And of course, si
Shan Kuso ang gagamit ng faceless void. Pero nakakagulat si Rara ang mag-pina ping. Eh, ang pagkakilala ko kay Rara kasi talaga isang support player niya. Oh. Pero minsan nag-carry na rin kanila, pero mamaya na yan. Ay, kumasok na dito. Ang dito. Ang Asian Apparition. Unang napamatay. Nice job by Asian Apparition. Pero mamaya dito dito. Ang Blue Pig. Yan, ipapakbakan na dito. Weaver, mapasok pa dito. Hindi, Rara goes in. Mamamatay ni Skyrim at Fish dito. And Rubik on the red. And ES ang susunod mamamatay dito. Mamamatay ba si Miss Sun? Oh no! Wala siya. Fisher team mo. Wala siya. At wala din na. Wala siya. Hindi aabot eh. Alam naman natin kasi na at the early game eh isang official lang ang magagawa. And I think he spent it. Kasi kumalahati na agad eh. One official lang tapos kukulangin na yung mana mo for the next. So, ayun na nga. That exchange, CNS 1, Olympians, Raja 3. So, that's a very good advantage. Kasi doon, Pareho sila naghanap ng gank sa top jungle. Isipin mo, actually, sinubukan bumuwelo ng Olympians Rage. Like, ano kagad sila eh? Yung yellow ni... Yung pangbawas ni yellow, ni Ancient Apparition. Medyo na nga. Siwa na ka nila yun eh. Pero, yun, medyo binitin sila doon. Kaya, lumamang pa doon yung CNS. Oo nga, tama ka dyan, pero... Ay, hindi pala, 3-1 pala doon. Sorry. 3-1. Lumamang doon ang Olympians Rage. Pero yun na nga, nagkaroon dito ng konting harasan, pero okay lang yun. N761, subukan ko siyang hanapin. Ay, di, nandito pala siya sa taas. Ang kanilang stand-in na carry player stand-in, or hindi pala siya nakakapag, lagay ng, yung logo ng team nila. Pero ito na nga, Yamaguchi, going up against Rara, na akala ko, eh, si Mushi, ang magiging mid player nila. So, guess I was wrong. Pero ito naman, JJ Garan up against Shang Fuso. So, I'm pretty sure kasi ito Shang Fuso. Okay, so offin versus offin. Bakunan mo ang safe lane. Weaver ang trip ng Olympus dito. A classic meta game style ng Dota 1 and Dota 2. Maalala nyo na ang EPS ni Jules. Weaver, safe lane Weaver yun. Minsan, okay. So, tapat ang trial nila. Ang... Rubik ay binabaka pa ng Rubik at ng AA dito. Tapos sa kabilang panic. Ayun, kupul-pul siya dito. So ayun, medyo napapassive pa lang ang trailing versus trailing sa taas. Dito rin sa offlane versus offlane natin. Ayun, nagbabaran sila. Naku, napakan niya! Naku po, medyo... Uy, akala ko may time walk. Buti na lang may time walk doon. Ito, at saka may time lock, pero... Kung sakali man, wala siyang backtrack doon. So, walang ano eh, walang way para ma-reduce yung damage na natanggap niya. Pero ito na nga, Mison, Polo, and Boxy. On the top lane, tingnan natin, positioning, Rubik, F1. Oh, umiiwas ng tingin, umiiwas ng tingin. Pero kung mahanap siya dito, delikado siya dahil nasa low ground siya. Yung Weaver, kamate lang ngayon. So, okay lang naman kasi yan eh. Oh, and he's on the top of the last gate and denies not chart. So, he's very comfortable. Considering that... wala masyadong ano eh. Hindi, bantay sarado kasi siya ng kanyang mga supports. Pero ito, Yamaguchi, half health. Oh, pareho silang half health. Pero Rara has his bottle. Yamaguchi still has no bottle. Nasa ibo na ata ang kanyang bote, tingin mo nga. Ayan natin. Sa base. Ayan natin. Kapunta pa lang, pero mukhang ayan na nga ang bote. Ayan na natin. Dini-deliver pa lang ang bote. Dini-deliver pa lang ang bote. Kakatawag lang ata doon sa ano. Ayan, so solo player, JJ Garan. With his Orb of Venom. Venom. Ay, Venom. Ano bang accent na sinasabi ko? Venom, okay. Medyo ibang nationality yata yung accent na yun. ibang kasirian. Hindi. Check. Nakita natin yun kung namang sagalawan sa Olympians Rage. Sabi ko sa'yo, tingnan mo, napakahusay ng Fisher na yan. Pero N761, nakalusot siya. Meron palang patch dito. Ito, Rubik. No, ang makakapatay na ang Skyrath Mage dito na si Boxy. Pero tingnan natin, Plasma Field. Napakalakas pa ng Plasma Field sa pass na so, pero the next pass, mababawasan pa siya. Pero it's N761, tingnan natin pa yung Spoochie. 1 second, pero hindi yun aabutin. Nice backup ng silencer tsaka nung current mage dun. Yung current mage nun, maga siya namatay, so nakapag-respond siya kagad at nakapag-TP back. Ayun, nabackupan niya. And silencer going out of way from the mid lane, para tulungan yung mga kampe niya. So yung end result nun is 4-5, so di masyadong masama.
for CNS doon. Disclaimer lang, hindi ako tumawa noon. Talagang pangalan niya ay AA. So yun, Boxy, ayan, tingnan natin ang kanyang nice gawin. Pero tingnan mo, may piniping dito, Shan Kusu. Delikado ba siya dito? Hindi. Pabakapan siya dito ni Rara na naka-hit! Pero ito na nga! Ito na nga, konting ano na lang. Pero naka-clap siya. Pero sa tingin ko, isang tamaan na lang. Nakupo, si Rara pa, malidelikado dito. Pero yun! Bago pa talagang mamatay dito si Rara, and his advantage has come to his aid. Pero tingnan mo, F1, silent. Ito na ang mga kalapatan. Yamaguchi doing the damage. Plus 2 intelligence on him. So ano man ang sabi mo doon, kuya? Paano kita sa... I-credit for stuff. Napaka-misteryoso po ng caster ko. Ay, na co-caster ko pala. So, pero yun. Kaibigan na lang ang itatawag natin sa kanya. So, kung may kaibigan, mga... usap tayo. Kung may mga katanungan tayo sa ating co-caster, tawagin mo siyang kaibigan. Mayroong movement na nangyayari sa bottom jungle yun. Mukhang yung physics void ay maghanap na siya ng... Junking void. Oh, meron siyang time walk, meron siyang chronosphere. Mukhang mabibigyan pa dito sa Yamaguchi. Rara comes in, here comes the Crossfear. Hindi, pero may, ano naman siya, hulong naman siya. From Rara, you can never count out the, ano, the... Oh, sa top lane naman tayo, may bakbakan nangyari ata doon. Oy, top lane, there's the smoke. Tingnan natin, ikutan ba? Napakasaglit ng duration ng smoke na to, pero tingnan natin, F1. Uy, tingnan nyo! Hindi nila nakala, nanonlook pala si, Mison, pero tingnan natin, napalibutan si Mison ng tatlo. And he will go down. Always my name, sumusubok na tumulong pero to no avail. Ang mangyayari lang, mapapanood na niya mamatay ang kanyang supporter. Pero ito, inigo pa ng damage. Kahit pala nakasukuchi, nakakabit pa rin yung static pick. No? So medyo natawa ko kanina dahil nag-smoke pa sila eh, tapos makikita kagad sila ng ano. Yes, na-mission lang sila kagad. Pero good job on Olympus Rage side na nagawa pa rin nila yung kinaplano nila, which is to get one pick of. They're now ahead 3 kills dito sa darong ko. Ngayon sinabi ko sa'yo, ito ang pinaka-maexplain na duration ng smoke na makikita mo. Pero okay lang yan, na-typats nila dito si Mison, pero ito na nga, Mison, hindi pa nadala, nadug na rin! Oo nga eh. Pero... Level 4 pa rin. Tingnan natin. Pero iwan, ano, hindi, nandito yung mga supports. Tingnan natin. Nagkakatinginan mga supports. Nagkakatinginan mga kaibigan, ito na. Inangat na nga si Mison, tingnan natin. Pero there's not gonna be enough action coming in from Olympian's Rage. Full life pa rin dito si Mison, pero ito na nga, Boxy. Ayun! That Fisher though! That silence, and Boxy will get the kill. Parang flicker jump, pero ito mamamatay na natin si F1 dito. Nahuli siya ng silence? Hindi. Silent lang siya, pero wala yung bawa. Oops, may sabigaw. Hindi mo nakita yun, pero okay lang. Rara, getting the kill on Mr. Yamaguchi. Problema kasi hindi ko nasuot yung headset, pero ayan. Hindi naman, okay lang yun. Paul is my name. Tingnan natin kung ano ang kanyang magiging impactual. Malakas na impact. But, na place. But nababasa ko pa kanya Jules sa chat room natin. Alam ko na baban yung ano. Naka-ban word yung pangalan ni Jules dahil lagi kang nilang spot. Ate, nanggal niyo ba? Nanggal niyo. Okay, so. Madala si Jules yung naglaro doon. Sige. Pero yun, nangyayari ulit yung Jules syndrome na... nangyayari ulit yung Jules syndrome na ano syndrome. Na kahit wala si Jules sa laro eh mukhang nandito yung mga fanboys sila at hinahanap pa rin siya. Alam mo kaibigan kasi hindi na natin siya pwedeng ano dahil talaga naglalaro siya at naglalaro siya para sa Olympus Gods. Alam naman natin na looking at their lineup on paper eh masasabi natin meron ng ano tandem on the rise. Yun nga Santino and Jules. Pero bukas pa siya maglalaro eh kaya sa mga nagaanap sa kanya ng ngayong araw eh ito muna si Yamaguchi panoorin. Si Yamaguchi? Hindi siya yung ano siya, isanin siya. Ah, oo. Pili ko si Gucci yan eh, yung Beaver. Si N761. Pili ko si Gucci, alam ko lang. Tignan natin. Oh, ito na nga, Shokuchi. Polo is my name. Ito na nga, the Swarm! That Fisher! Blocking F1! Pero Rara, mapo-poison dito si Polo is my name. And they will be, back away for a while. Pero tinan mo nga, sabi ko sa'yo, alam ni Mison kung paano mag-fissure ng maayos. Alam niya kung paano pumusisyon ng maayos. Alam niya kung paano
parang paano ko sasabihin to? I-slow down ang pag-advance ng kalaban. Ipakita niyo ano yung angle ng kailangan niyo. Yung binitaw niya, pero mid lane, boys, inaabol yung talent doon. Makapunta siya yung Bonzi, oh my god! Ito, silence, nakalapate, Bonzi, bolting damage. Pero ito, ayun, nandun pala, nakapag... Bukasan na siya, bukasan na siya, pero he will live. Rara smelling blood though. Tingnan naman natin. Bogsy might be in danger here. Tingnan natin. Ito na nga, pinalipad. Pero the silence stopping Rara from casting any spell. Pero tingnan natin. Ayun na nga. Masyadong masakit yung payoff para tankayin ng ano, ng Skyrath dun. Pero grabe yung pinakita ang flick ng finger ni Bogsy dun. Isipin mo, pagka-blinking, Seres lang nakaga sa mukha. Oo nga. Napakabilis na reflex ito at yun na nga isa sa mga hinahangaan ko kay Bogsy. Alam mo si Bogsy, the Bogsy and Mizona combo, sobrang solid talaga. Isa sila, tigisa sila, meron silang sobrang ganda na ano, gameplay mechanics. Okay, so, try lang yung network, alam mo yung reading dito. Hindi yan. Ah, yeah, network din naman. Ayan, so, sobrang lamak na ni Raral dito. Nakikita mo, yung experience ni Rara ay na-apply niya ngayon sa kanyang team. Oh. Para naging long-time burden siya ng sindigi mo. Execration. MSI and Execration, I think. Basta naging team siya lagi ni Kimo. Lagi siya kinukuha ni Kimwell nung habang binubupan yung team niya. So ngayon, meron ng sariling team si Rara. Kita-kita yung ano, kung gano, ano yung experience niya na kaya niyang i-share dito sa... Oy, sadly, nagkahiwalay na sila ng landas ni Kimo. So, masasabi rin naman natin na pinagkakatiwalaan siya ni Kimoy. Pero ito, time walking out Sean Kusu. Uy, natapat siya kay Polo is my name. Kailangan niya mag-ingat dito. Alam naman natin na isa sa mga trademark heroes ni Polo ay itong Razor. So, ano pa nangyayari ito? Medyo... Wala nang kumukontest dito sa top. Kung sin is... Gusto lang ulit message i-gunk yung Razor in bed. Bilis si Rara, no? Brinkin, Sonic Wave, Wells, Ice Blast. Sinong combo sinasabi ko? At nagbitaw din ata ng... Ay, nagbitaw ng Chronosphere doon. Pull down ng Chronosphere. Oo nga, ito na nga. Sabi nga ni J0707, Jules is life. Jules is love. Para sa akin naman, Jules is Dyer's Dota. Top tower is under attack. Parang ano lang yun eh, kung save, kung walang crypt up, kung walang guling na panahon, walang FPGL, kung walang Jules na panahon. Oo nga. So, maalala natin nung season 1 pa lang si Jules na ang pinakamatinik na pangalan. Pero, ayun, ang dami ng rising stars eh, tulad ni Yamaguchi, ni Cartman. Oh, si Cartman isa pa yun. Is under attack. At itong si Jaco na sa Minetsu ngayon. So, talagang... At least, tuloy-tuloy yung flow of talent na hindi tayo naubusan ng mga new bloods dito. Oo nga, tsaka kung gusto, kung kayo, sa tingin nyo sa sarili nyo, meron kayong talent na sa tingin nyo ay magagamit or makakatalo sa mga top players ngayon, wala kayong ibang kailangan gawin kundi sumali lang sa mga tournaments ng MPGL. Pero, last leg na to. At ESL! Okay, so Razor, nangangalip rin yun sa baba. Puno tayo na sa mag-down. Ah, sige, puno tayo dito. Ayun siya. Nasa bubat. So ito, ayan. Napapaligiran siya ng Kyop, tsaka nung hinahabol niya ang Ancient Apparition. So, ayun, one Goose Chase. One Goose Chase, pero hindi na makahabol ito ni Rara. Akala niya pumunta dito, pero... Pero ayun, hindi niya hanapin. Kasama na niya yung rest of his team sa... Ito, sa tier 1 ng middle lane ng Dyer. So, ayun, magkakabal na natin. Rubik, makukuha ang... Tingnan natin. Padjak. Rubik. Padjak ni Panda. Yung Padjak. Pero tingnan natin. Uy, solo player coming, going up against Rara dito. Pero Rara, alam niya na he's at his disadvantage. Pero ito. The Primal Split. Ako, delikado siya doon. Kung ma-chancingan siya doon. Matimingan siya doon. Pero ito, CNS taking down a tower. Sadly, walang hero na nakaano. Pero ito. Okay. Okay, so ito na, hinihingi naman kabaw skip dito. Again, try silence kami ground from the Scarlet Mage. Rara will follow up Fisher. May follow up? Kukulang ng follow up doon, sayang naman. And nasa yung Chronosphere, narinig ko, tayo mukha sa gitna. And Scarlet Mage mamamatay dito at sa kamay ni Sean Kusu. So tingnan naman natin, sino bang mga nakakalamang ito. Rara, 7-0 na. Isa na lang, godlike na siya. Very nice place coming in from Rara, no? Pero tingnan natin, may narinig ako, silence, wala. 7-0, so most of the kill scores ng Olympian's Rage coming in from Rara. And ito pa, mas mataas pa yung kills niya kaysa sa kills na kalaban team.
Oo, oh, pero para sa akin, on all aspects, sobrang lamang na ng Olympian's Rage. At sa Torre, medyo tabla sa Torre. Kill standings, lamang ang Olympian's Rage, pati sa network. Radiant's middle tower has fallen. Oh, yung down, leading ngayon sa network. Sobrang bilis. Oh, ito na nga! Rara! With a scream of pain! Kahit na kapitan siya na static link, eh, will do no good. Pero ito na nga, Rubik, F1, going down! That comeback kill coming in from CNS. Hindi naman comeback kill, pero revenge kill. Pero nako po! Hindi nila na-realize na naiwan yung courier ng Olympian's Reach doon. So, muntik bang maka-blunder doon? That's mistake coming in from Mison dahil yung Fisher niya eh medyo mali ng angle oh. Oh, nagkamali ng angle oh. Konti lang naman eh. Okay, so ang kailangan gawin natin dito ng CNS is kailangan nila ingatan yung mga hero nila dito kasi the more na may mamamatay sa side nila is mas tataba palalan ng Void tsaka King of Pain. Ah, gusto ko sabihin Void war kanina. Jesus, may dama. May Void tsaka yung Kyop kasi isipin mo yung FB tsaka yung QP, yung problema mo, may Weaver ka pang isipin. Pero tingnan naman natin dito, Paul is my name, continuing his farm. Pero tingnan mo, 3 heroes from Olympian's Reach, topping the last hits and denies, the net worth, I mean. Pero hero level, tingnan naman natin, tatlong heroes from Olympian's Reach. So, kitang-kita mo, kill scores at ang mga levels ng mga ng mga heroes, lamang na talaga ang Olympian's Reach. And tingnan mo, pero sa Torre, actually, lamang pa rin dito ang CNS. Ako rin sobrang lamang nila, yung Brainless Void tsaka yung KOP, may BKB na pareho. Oo, oh, ayan, may BKB. Sino? Si ayan, si KOP. So, inuna niya dito ang survivability, over damage, pero okay lang yun. Pero tingnan natin. Okay, nakuha na si Apollo. Pero pero narinigin mo ba ang Primal Split? Tingnan natin, F1 mabuhay, pero not for long. Tingnan natin siyang Kusi Rage, Boxy, on his aid. Pero habang nangyayari yun, N761 doing the objectives, maupush niya yung top tier 1 tower ng CNS. So, that's objectives for you. Objectives, one among the Olympians, Fisher. No, kaya ang nakusog ng kusog. Pero Sarara, sa likod, dealing damage and cleaning up Boxy. Ito, fall! Isang tama na lang, ayan. N761, TPing in, doing the last hit on Boxy. And naku, sobrang delikado na ngayon ng position ng CNS. They have to do something. Ano bang ang gamit ni Panda dito? Ito pa lang, Dagger at saka Orofino, oh, no, pero no! Oh, no! Deeping in. Hindi na angat eh. Ang problema lang kasi walang Scream of Pain din. Walang mana. Ay, Alay, nabitaw na lahat. Oh, pero kung may mana pa siya, alam mo, yung cooldown ng Scream of Pain, tapos na. So, one last Scream of Pain will have done the job, pero okay lang yan. That's a very good news for solo player or JJ Garan. JJ Garan talaga. Okay, so sa net worth, sobrang namang makikita niya na 8,000 na mga net worth ng tatlong hero ng Olympian's Reach. Pero sobrang kailangan ng gumawa ng parang dito ng series. At hindi, magigigis sila dito na napakabilis. Ang gagawa ng difference dyan is kailangan tama lagi teamfight sila dito. So ito, gagawin na natin. Nilang smoke lang kaya dito. Ayan, tama. Smoke nga talaga sila dito, pero tingnan natin kung saan direction sila papunta. Gusto nila ang Kyop, gusto nila ng Kyop. Ah, gusto nila ng Kyop, pero tingnan natin, ano ba, sapat ba, meron silang silence. Meron silang silence, sir. Silence na galing sa Skyrath Mage, yung Ancient Seal. So, meron silang feature, so tatlong disable, at saka yung ano pa, yung solo player pa. Ay, nakamuhin na ito ni Rara. Radiant's bottom tower is under attack. Tingnan natin, that BKB! That smoke gun. Oo nga, pero ito na nga. Ayaw nila mangyari. Shant. Pero, Polo is my name, doing a good job. Hinihigo pa ng damage para walang masyadong damage coming up from him. Oo nga, pero walang mamatay doon, sadly, for Olympian's Rage. Pero papasok dito ang Ancient Operation tsaka Rubik ito. Sino kayo makakat ni F1 dito? The Swarm, cast it. N761, nice pressure. Catching two. Hindi, N761, nasa doon yun.
Charles Leclerc, pero Global Science gets popped off. F1 in the red. Mapupatay na siya. DJ, isa kang pass! Pero inakan! Pero ayun, napatay yung Presence Boyfriend! Bulubig, bakalit ka sa pagkaya dito. Pinatawa ng pato! At napatay siya doon! At ito, Mix 1. Kitang-kita, tama ba? Kahit nakapagsukuti at patay ang attack doon, only construction. At ito ang bawi na kailangan si ng CNS. Oo. Oh. So ito na nga, ang napakatagal na ipo-ipo. Ginawa, laban, kay ano, uy, hehehe! The Ancient Apparition. So ang naging problema lang doon ni N761, eh ang napaka gandang pag-place ng awards doon. So kitang-kita pa rin siya kahit mag-shukuchi siya. So si Rara lang nakatira doon. Si Rara lang nakatira doon. Kasi niya yung gusto na lang i-gank siya pa inabuhay. Oo, 10-0 pa rin ang Kuya Rara mo. So Rara proving na hindi lang siya malupit sa support position niya. Eh napakalupit pa rin niya mid player dito. Pero what are we gonna call it? At the end of the day. At the end of the day. Kung si Rara lang ang matitirang matibay dito, eh medyo magkukulangin sila sa late game. Ang galang umangat for Olympus Rage is Weaver at Prince Boyd. We're just still leading naman, pero unti-unting umahabol yung CNS na with Razor. Uy, akala ko may nakapatay. Okay, so kaibigan, may mga nagre-reklamo, don't Englishing us, we're not. So sorry kung so anyway, pasensya na kung napapa-English kami ng biglaan kasi rakta ito eh. So kanina tinatry ko mag-Tagalog, okay naman, medyo okay yung mga wordings namin doon. Ang mga hindi nila naitatanong, yung kasama ko po ay Malaysian. Namaroon na mag-Tagalog. Hindi ako Malaysian. Ay, hindi ako Malaysian. Akala ko Malaysian ka. Indonesian. Sorry. Pero napakausay na. Ako naman mag-Tagalog. So ako yung pinaka bean ng existence sa Seiya, yung pinaghalong Indo tsaka Pinoy. Indonesian pala. Napaka-international pala tanong ka. Buti natuto ka mag-Tagalog, kuya. Oh, Indonesian. Nakakaintindi ka. So anyway, both teams, yung Olympus Rage, resort muna to farming para makuha nila yung mga next key items na kailangan nila. Habang yung CNS, naghanap ng pickups dito, leading the way, Skyrat Mage. Pero wala silang makuha dito, lahat ng nasa Olympus Rage ay sobrang layo. Rara, wala pa rin bahid sa kanyang deaths. Ayan. Medyo nakagat ko yung dila ko doon, pero okay lang yan. Boxy and the rest of the CNS, tignan natin. They'll try to push down this Rubik pumupugaw. Oh, ito na nga. The split pushing na Rubik is doing it. Galit na galit, pining ng todo ng Void Dull. Pero ito na nga, CNS, they'll try to break this bottom tower. Shan Kuso nakabang doon, meron siyang time walk at saka Chrono Spear. Ito na nga, spin. That ice blast. Not hitting anyone. Nako, Polo is my name. Doing that pero ito, hindi pa ng damage. The Mecha though will save him. Boxy. Ah, hindi, si Hei pala. Going down. Pero ito, the Primal Split. Pero si Rara, papasok na. Ito na nga. Rara. Nako, meron pala siyang Illusion Rune. Ito na nga. Solo player or JJ Garan for you. Ito natin, Shan Kuso. Doing the damage. Mag-clap siya. Wala siya malagwa. Pero that's Echo Slam. That silence. Kinda late, pero okay lang yon. Pero Rara, naka-BKB pa. Mamatay ba siya? Tignan natin. May break ba ang kanyang non-death streak? Oh, hindi pa rin. Buhay pa rin siya. Pero yung 761, we'll get a double kill. Nakakabanga talaga ang pag-micro dito ng kaibigang Rara. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya napapatay. Lonel, pero hype pa rin siya na magsasabi mo doon, kaibigan. Masyadong iwahiwala yung combo ng CNS doon. Kung nagawa nila ng isang bagsakan lahat ng skill nila, sana na ubusatan nila yung Olympus Rage. Plus, mapapatili na si Rara. Oh. Eh, since nagawa ng Olympus Rage yung micro and yung mga hero nila, sobrang na-disorient itong CNS at yun. Doon na sila pull apart at naubos ang kapat sa kanila. Teka lang, may nagsabi. Sabi ni Freeze17, don't speak in English, let's use our national language. Eh, nag-English ka rin. Ewan ko sa'yo. Pero okay lang yan, okay lang yan. Maganda yan. Sorry guys. Sorry guys, ano ba sabi namin? Pero okay lang yan, okay lang. Alam mo kasi, ganito yan. Para maano rin, ma-empower din yung mga Englishing ng ating mga viewers. Eh, paminsan-minsan, kailangan natin mag-English. Okay, mukhang Roshan na time. Ang gusto na dito, Fields Boyd, binabanatan na binabanatan si Roshan dito. With empowering
element of chilling touch na rin, nag-iglish ako, napapag-iglish talaga ako, hindi ko pa naiwasan. Oh, sige, sige, huwag mo nang pigilan ang sarili mo, kaibigan. Isang puso. Let it go, let it go. Pinapatanin si Roshan dito, Ice Blast, na-scout nila yung area. Kailangan ko na malapit, at tapo nila ang Iglish doon, Weaver picking it up. So yun, nalamdaman ng sinis, pero hindi sila nakapag-responde dito oras. So ito, Rara, going for the Hex. N761, tingnan naman natin ang ano. It's got the hand of mind. Meron pa lang siyang link and speed. Wala pa siyang ano. Pero hindi pa siya bumibili na kahit ano. Hehe. May Urn of Shadows. Tingnan naman natin dito siyang Kusu. Meron siyang Madness. Meron siyang BKB. So, ano kaya ang susubukan niyang buhayin from that glove sa face? Maelstrom kaya? Oh, Maelstrom yan. Oh, Maelstrom ang bubuhayin na doon. Oh, Maelstrom. Unless kasi mag-power tense ulit. Ba, para kasi ano, si... Ano, natatawa lang ako na alam kasi kaibigan din. Ano mo bang may blink dagger na siya. Meron, tas meron ulit siyang pera. Ano daw ang susunod niyang bubuhayin? Isa pa ang blink dagger. Pero kung hindi lang, kung di lang sharing ang cooldown nun, siguro pwede pa yung ganong tactic, pero... TNS, naganap ng mga paraan para makabawi sa larong to. Kasi kanina, sobrang kinawawa sila sa clash na yun. At mukhang gusto na i-pressure top lane dito. At patay Malaysia lang. Patay Malaysia lang ang Olympians Rage dito. Too much dollar speaking. I'm sorry, we're not dollars. We're peso. Pero okay lang yan, masanay na, alam nyo, masanay na kayo, magamit yan pag, ewan ko, kumausap kayo ng kano, o kaya, mahanap kayo ng chicks na, ano, Amerikana, ayun. Pwede, di ba? May English kayo, pero ito, siyang Kusu! Doon na damage sa Yamaguchi! And, Bolo is next, tinan natin, maigupan pa siya ng damage. Alam naman natin, static link goes through BKP. Pero siyang Kusu, bago pa siya maigupan ng more damage, eh, tumakbo na siya. So ito, uy! N761, he's in trouble, silent, that fissure! Oh, nice time lapse! Ito na nga, Rara, all his BKB, that primal split! Follow is my name, going down! Ito, susubukan din ang patayin, lahat ng spirits ng primal split, tingnan natin, tumatakbo, doing the damage, kinamit lang niya ang primal split pang takbo! Okay lang yan, naunguna na dito yung fire spirit. Ito na nga mga katakbo, ito, solo player! Eh, ito na nga, TPing eh, pero tingnan natin, ha, si Javi, enough damage, N761, doing the last hit. Ano po? Generally, sa parang model ng cellphone tong pangalan ni N761. Bakit? Pero, kanina, yun, nakikita-kita yung ano, yung pagka-gap sa net worth dun. Kasi, isipin mo, medyo maganda na yung pinakita ng Sinis dun, naiwasan ng panda na, ng Brewmaster, Macronosphere with his fast blink. Oh. Reflex, pero natalo pa rin sila doon dahil sobrang farm talaga ng Phoenix Void, POP, saka ng Weaver. Wait lang, may challenge ako sa mga nasa chat. Try niyong makipag-chat ng English. Tingnan natin. Para na-challenge siya. Eh, kung ayaw niyo kami, okay lang. Pero ito, para ma-boost yung English speaking. Binabati ko pala si Freeze17. Caster, mention me please. Freeze17. May CSGO ba sa mga Minesk Infinity dahil na sa MIT? Sadly, wala eh. Ouch. Ang alam ko sa Katipunan lang updated eh, kasi dun ako malapit na kamera. Ayan. So, tignan naman natin. Kailar. Wait lang. Where's Mr. Happy Yami? Eh, ito na. Nagsimula na sila. English pokening dollars na sila sa chat. Pero tingnan natin yung Maguchi. Silencing Shan Kusu, pero... Para sa akin, masyado ata sila natakot dun sa Princess Void at QOP pick. Kaya masyadong wala sila magawa dito sa Weaver pick ng Olympian's Rage. Dahil isipin mo, anong sagot nila sa lahat ng yan na sabay-sabay? Ito lang. Kasi isa lang pa din na i-focus dito, tulad itong si N761. Ano ang nangyari? All will be focusing on bottom lane dito, pabunta na si Rara at isang Kusu. Si N761 farming the neutral creeps dito. Pero ito ang kailangan nilang tignan. Sino kaya ang sisira ng streak ni Rara? 13-0 na ang kuya mo. So, let's see. Mga nagtatanong, si Denki, nasan ba? Birthday niya ngayon, kaya nag-date siya. So, batiin nyo na lang. Note siya ng ano yung Samurai X. Talaga, nakita mo sa status niya. Hindi, yun ang sabi niya sa atin kahapon, diba? Hindi ko narinig yun. Wala na daw siyang Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin. Panoorin natin yung bukas, kaibigan. Bukas, busy ako eh. Tingin ko may birthday din bukas eh, no? Sino kaya yun? No?
Uy, meron akong narinig. Weaver, papasok! Sa baba! Sa baba! Hindi, hindi. Sa baba! Ayun yung... Easy ka lang. Easy ka lang. Kasi meron din dito eh. May ano naman eh, may timelapse naman eh. Kung mga di ba ng buhay niya. Pero ito, the glyph has been casted. Follow is my name, doing damage, and I think they can take down this tower. Kasi magpapaligid ang sarili dito. Kaya lang mag-teleport lang dito. Ayun, ginagawa nila. Kasi kung hindi, mabuto sarili dito ng mga... ng ano, nung kaninang ga-approach yung boot. Pero, feed ka nga, misfoy. Babayo, sa babayo. Ayan, in 761, ito na nga. Naku po, tingnan natin. Wala na siyang timelapse dito. One more Shukuchi. Uy! That Lincoln Sphere has saved his life. So grabe rin, kaya palang ano, i-deflect ng Lincoln Sphere yung AOE ni Silencer. Oo nga, na ano, natitrigger. So sobrang dulas talaga yung lineup ng ano, Olympus Rage. Weaver, Sokochi, Ilbas, Lincoln Stein, QOP, BKB, at Link. At yung Freeze Void, BKB tsaka yung kanyang time walk, so... Uy, in 761, ang ginawa niya? Ang ginagawa niya? Ah, nagpapa-witch ng Aegis. Bakit? Maubos na nata yung ano. Kasi kanina mo siya may Aegis. Oo. Kasi hindi siya naman matay eh. Anong magagawa niya? Hindi siya mapatay nung kalaban. So, pina-witch na niya yung... So, mid-late. Pero ito na natin. F1, going down. Patay F1? Sa likod? Naman natin. Ako, solo player. Sige, sige. So, si JJ Garan ang gusto na refocus dito. Freeze fight. Pinigit lang sa Panda and Ruba sa dito. At namatay doon sa Silencer. QOP and Weaver. Going to catch up again. Scarlet Cage, nangangalip dito. Malilinaw na siya. Mag-game pula. Nice Fisher, catching 3. Pumasok Echo. Echo, Mystic Flare. Wawapos nata dito. Olympus Mage, pero hindi. Nakapag-out ka kasi na dito. Rara still alive. At, yun, medyo mabilis ang nangyari. At yun, si Weaver pumasok pa rin pala doon sa mid lane. Hindi mo nakita. Pinatay niya ang Earthshaker doon. Oo nga, pero ito, magkakatinginan sila. Solo player aka JJ Garan. Naku po, naka-desolator dito si N761. That next from Rara, and he will die. He just died. Yun nga, kalungkutan dito para sa CNS. So grabe, ilang teamfights na ang... Losing streaks na sa teamfights ngayon. Saan napapansin mo? Wala pa silang teamfight na napapanalo. Papanalo, oo. Sa pagkakalala ko, isa pa lang since the start of the game ang pinapanalo ng CNS doon. Yung kanina yung napatay na lahat except yung si Rara. So, sa tingin ko talagang layo na yung agot dito. Tingnan natin yung mga grab, pero mamamatay yung Skyrat doon. Sorry, no Razor, gusto mo kong kumante. Pero hindi, napakasakit ang Weaver na yan. Pagkakarap, pero ito. Air Taker, saving the day, with the pressure block, with the Echo Slack. Wala tayong marinig! Wala tayong marinig! Can't hear anything! Oh. Radiance middle tower has been denied. So medyo magandang performance coming out from CNS in that small teamfight. Pero ito na nga, 20,000 network. 20,000 gold advantage for Olympian's Rage habang sa XP gold graph, XP graph naman. Olympian's Rage, of course, way above 25,000. So, ito pa, network, three players from Olympian's Rage. So, it's perfectly fine. Ano, it's perfectly fine for them to cast in English, and I understand their point that it would benefit the viewers too. I, for one, develop my English proficiency by watching English shows, so it really helps in a way. Monster! You just emptied my lungs. But nevertheless, I like your input. It makes perfect sense. And I'm commending you for that statement. Pero wag tayo mag-carry the way dun, Young B, kasi ano eh. Ano pa tawag sa'yo? Young B yun dito sa iyo. Young B na. So, wag tayo mag-carry the way dun, kasi in the first place of all, is this a Filipino tournamento at dalawang Pinoy teams ang naglalaro. So, I think talagang sobrang mas okay kung Filipino din yung casting. Kung gusto natin ng English casting, hindi sana kumata ng English caster. Pero okay lang yan. Teka lang, mabatiin ko. Sunadeso, childhood, ano ka yan? Kaibigan ko yan sa Inohomes Paranaque. Binabati kita. Tsaka si Denki. So, ayun. Nakita ko nga pala yung laban mo up against, ano, Fear. Nakatapad niya si Fear sa MMR. Medyo... Sino dyan? Si Sunodeso. Dati siyang ano, nag-class S na rin siya, pero hindi na siya masyadong kalaban. So, ayos yun. Nakatapad mo si Fear. So, any server, I guess, so, mawili dito si Siyang Kauta. Hindi siya makapag-timebox. Nakapag-timebox siya dito. Pero guys, natatapad mo si ES. Oh, eating no one! Weaver is diving! Pero ito, si JJ Garan ang gusto na ipong usin to. Ang dating hero na nakadikit sa kanya ang mamunit si JJ Garan na nakalapan-lapan dyan. Pero, babatay! Babatayo! Yung Weaver, na-dive in! So, ayun, pumapan ni Weaver pala nakapuntay mo sa odds na doon. Pero medyo premature nangyari doon. At grabe, ang kate! Ang kate! Namatay yung Skyrath! Oo nga eh.
So ito, makakatakbo lang dito, 3-0. So 2-0 ang exchange na yun. That's a win again for Olympians Rage. And up to this very moment, wala pa rin nakapatay kay Rara. 14-0. Seven assists. And my God! The pride of FPU. Di ko na kung graduate na siya eh. Isang up team solo! Oh my God! Meron bang ano? Wala. Baka natin yung follow dito at mukhang wala eh. Ako, siyang puso. Still doing the damage, pero Weaver getting the last hit on a polo right there. And let's see. Olympians Rage doing the damage, jumping on the life of the tower on the top lane. And let's see, N761. Naku po, siya ay nababanatan dito. No! I am ever so that grateful. WPM, kaibigan. Too fast. Anyway, solo player. Wala na siyang ibang nasabi kundi no. May ko lang na-realize sa team Wipeout yun. Kakabuhay lang ng Razor. So, yun, mukhang... Ayan, release nila dito. Ang harap boss nila dito. Mga Tori at sunod yung mga rock. Four heroes. Football. So wala dito magawa ang TNS, and that might be GG! Tignan mo ang skill score, 40-19! And Rara, naku po, GG boy, blinking away, pero N761, nababawasan pa rin dito, 121 minus damage, pero bago siya mamatay, nagpapakula siya ng Ice Blast, medyo nakakatawa pag hindi niyo pangalan ni ng Ancient Operation, akala mo nagpapatawa ako, pero hindi po nagpapatawa. So, eto na nga. I challenge you to speak Korean. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Korok po mo tumsum nila. Shibal? They can't understand that because that's in Korean. Not a lot of Filipino players can understand that word because it's that's in Korean. Marami pa rin Korean ang nakatira dito sa Pilipinas kaya... Do you think they're watching our stream? Oo, ano bang dito kaya? No, Pete! So, anyway, so, what's up gusto ko ng Olympians Rage dito? We will get the Aegis. Ito na, pinenta na nga ang Midas. So, ito nga, may nagtatanong, caster ka ba o rapper? Pero, alam mo, hanga ako sa'yo kaibigan eh, kasi napaka-based ang WPM mo, or words per minute. Kasi nung una na-invento ang livestream. Ayoko, share ko na mga mga. Gaya ko mga. So anyway, pumunta na dito sa baba. At yun ang gusto niya focus dito si Rara na medyo nadidelay pa niya sa base. Pero ang next target nila is another na bottom lane. Kasi malinis na itong top lane at yung middle lane isang barak sa nalit na tinira. So, ano kaya pa rin mag sobrang wala, kailangan nila i-delay ito ng i-delay. Paman ng mga skills yung creep lane. So yung Fisher Wall, di na ka pa siya ng ES kung ayaw nila mag-Fisher Wall dito. Kung well, alam nila, That N761 is going for the middle lane. There ito, that Fisher activating his Lincoln Spear. Ito pa, the Dove. TAM! Oh ano, dapat ano, tinime kit ano kanina, TAM! Pero okay lang yun, hindi to flip, takdo na to, sabi nga ni Rara. Kung naalala mo yun. Hindi mo naalala yun, sana yun eh, PGF yun eh. Yung All-Star match, Shay and the gang, Bianca Yao. Wala ko bago sa JJ Garantos, slap ko sa F1. Rock na ito! Uy, sinalipad! Pero, ano si F1? Just the puso! Medyo na-try na sa F1. Pero, mistake player, hitting on follow. Wala pa rin namamatay. Si Rubik pa lang namamatay dito. At, naku, tinigas na mga ulo nila. Razor, ako. Magtutumba. Force on Eston. Weaver, chasing it. Si Bogsy na naman ang punti rin na dito. N761, remember that meron pa siyang time lapse. Pero, makamatay pa rin sa Bogsy's time. That time lapse! Hindi, may ano, may Aegis siya ulit. May conceptor ba yung si Bogsy? Tignan natin, meron, may ano. That double silence on him! Tignan natin, solo player, that clap, and he will go down, he will fall down. N761, pero tignan natin, Rara, wala pa rin nakakapatay sa kanya, pero solo player. Egos lang by Mison, napakaganda, pero it won't do much, dahil makamatay rin siya dito. BKP on Rara, pero tignan natin, saan na po na si Rara, tumatakbo na, siyang kusol, pero no life.
Die pass! Deny! Radiant's middle tower is under attack. Siya, natawala lang siya doon. Lucky! Ay, binaktrack yung ano, nabaktrack. Oh, nabaktrack. So, that's a very good job, very good microwing. Yung positioning nila kanina doon, alam nila eh. So, nag-over extend doon yung Olympian's Rage. So, tingin ko, kinaka na kumasa ng CNS sa mga ganong mistakes ng Olympian's Rage. So, napansin nyo, kahit nag-dive out si JJ doon, medyo na-agre ng sobra yung Olympian's Rage kasi nag-dive in yung Beaver hanggang sa fountain. Oo nga, eh, dito naman, napakayaman na nga talaga ng Kuya Rara mo. Eye of Scuddy, MKB, at saka Hex na kukpo. Who can stop this monstrosity that is Rara's Queen of Pain? So I'm sure game 2, baka iba na lang tong Queen of Pain ni Rara or any other hero na sa tingin nila na gagamitin ni Rara sa game number 2. Pero I think, kasi itong Olympian stage, kahit ako tatanungin mo, feeling ko di rin masyadong kilala ng CNS yung playstyle nila, kaya masyado silang na dismantle. Pero ito na nga, CNS, wala na silang tower dito. Meron na lang silang dalawang barracks, bukas na bukas, meron na lang silang puso. At ito nga, dalawang barracks, dalawang towers sa mid, at itong ancient na to. So, habang ito naman, uy, meron pa silang mga ano dito. Sobrang at a disadvantage ngayon dito ang CNS. What do you think went wrong? Sa tingin ko, talagang hindi sila familiar kasi sa place ng Olympian's Rage doon. Kaya, I feel na mga comfort hero ata na po ng Olympian's Rage dito. Like yung POP, Void, sa Weaver. Na yung tatlo pa lang yun, kung titignan mo, that's it na yung madudulas. Pero pumasok si Void doon, throw ng cutting follow. Sinakatang na si Kulog yun, ay, cutting follow. Cutting follow, going down. Eh sino kaya ang next dito? Mukhang barak sa lang, ang kailangan nilang dito. Pero Weaver, sino natin? Si Rara in 761, popping their BKBs up. Tingnan natin, Rara doing the damage on Boxy and Yamaguchi, pero the ultimate by Boxy will do not much damage on a Hehe. And ito na nga, the last pair of barracks going down. This is GG. And mega clips na for Olympian Rage and well fought by CNS. Sobrang ano sila eh, talaga nag-persevere sila na inisip na makabawi din sila dito. And well played from both sides. Kahit medyo lagi na nanalo sila yung Olympian's Rage doon. Maganda na yung mga naging clash. Maganda na ito, Fissure, Echo, and Pero na nga, makapatay na nga dito si Raro. So much for the perfect straight. Oh, perfect na sana yun, 20-0 na yun eh, pero may 21 na. Parang Undertaker lang eh, maybe God. Pero ito na nga, ayaw siguro ng CNS na mapastos sila ng ganun lang, pero siyang Fuser and F1, no one life, pero Miss Zone going down, N761 nandun, Yamaguchi falling down, follow is my name, naka BKB na, pero at to what extent ang matutulong ng BKB na yon. Pero as they're clashing dito sa paligid ng Ancients, yung Ancient mismo ay binabanatan na ng Mega Creeps ng Olympian's Rage. Nagkakabulan pa rin, N761, naka BKB, inahabol siya ng apat na heroes from CNS. Tinilaman natin, napakalayo na susunod yung backup, tumatakbo na. Pero ito, Ancient, konti-konti na lang, wala pa rin nag-win si GG. So ito na nga, Olympian's Rage taking their first game against CNS. Almost flawless hero play coming from Rara. Pero at the last minute,